lang po yun. Ayun, so para sa mga ibang lugar na gusto mong mag-persona dyan, nagdagan nyo pa! The sin of pride could certainly manifest sa pagtanggi ng isang tao na tanggapin ang kanyang sariling mga kasalanan o pagkakamali. Pride can lead individuals to deny, umalitin ang kanilang mga maling gawain dahil para sa kanila, sumasalungat ito sa kanilang pagnanais na mapanatili ang kanilang positive self-image or avoid feelings na maguilty o mapahiya. Pride can prevent a person sa pagkilala ng kanilang mga kasalanan at paghingi ng kapatawaran and reconciliation with God. And of course, sa iba rin na na-offend o nagawa ng kasalanan. It can lead to a defensive attitude na kung saan ang isang tao ay hindi papayag na aminin ang kanyang mga pagkakamali at tumututol din sa pagtanggap ng responsibilidad para sa mga aksyon na kanyang ginawa. Malinaw po ang itinuturo sa simbahan na kung saan ito ay nagtuturo na ang pride o pagmamataas ay maaaring hadlangan ang mga gawain ng pagbabalik loob at pagsisisi. Sinasabi nga po dito sa CCC 2094, ang pagmamataas ay isang pagbaluktot ng katotohanan. Ang kasalanan ang nagtutulak sa atin na maging katulad ng Diyos. Ang pagmamataas ay isang bisyo na nag-uudyok sa atin na tumanggi na kilalanin na tayo ay mga nilalang. Ito ay pagtanggi sa Diyos bilang ating tagapaglikha at sa ibang tao bilang ating mga kapatid. Kaya sa iba, para makikita natin na wala silang pakialam kahit na meron silang nasasaktan na iba o kahit ng kanilang mga ginagawa ay isang kasalanan na. This rejection of God's authority at ang pagtanggi na kilalanin ang sariling pagkakasala can be seen as a manifestation of pride. Ang simbahan ay nagtuturo din na ang pride o pagiging mapagmataas ay isa ring spiritual illness na maaaring magpakita sa iba't ibang paraan. Ano-ano ito? Una, disobedience to God. Ang pride ay maaaring humantong sa pagiging disobedience and rebellion against God's will. Ito po ang kasalanan na humantong sa pagkahulog ni Lucifer na nagnanais na maging kapantay ng Diyos. Kapag sinasabihan na tayo na mali ang isang gawain, maybe it's already God who is telling you to ask for reconciliation. Huwag na nating pairalin ang ating sarili lamang na kagustuhan ng dahil lang sa binigyan tayo ng freedom. Ngunit dapat pa rin natin isaalang-alang kung ang ating mga ginagawa ba ay talagang naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Pangalawa, self-centeredness. Ang pride ay binabaling ang kanyang atensyon sa loob, sa kanyang sarili mismo, leading to self-centeredness at pagwawalang bahala sa iba. Ayon nga po sa katekismo ng simbahan, it can lead to an excessive preoccupation na kung saan sobrang-sobra ang kanyang bilib sa kanyang sariling kakayahan, tagumpay at hangarin. Nang dahil po dito, may ibang tao na hindi na tinitingnan kung meron ba silang nadadamay o nasasaktan sa kanilang mga ginagawa. Kapag masyado tayong nakatoon sa ating sarili, hindi na natin nakikita ang Diyos because we already considered ourselves as God. Sabi nga ni Santiago, God resists the proud but gives grace to the humble. Kaya isabuhay po natin ang pagiging mapagkumbaba ng ating sarili. Dahil ito talaga ang kagustuhan ng Diyos. Pangatlo, contempt for others. Ang pride o pagmamataas ay maaring magbigay sa iyo ng sense of superiority at paghamak sa iba, leading to arrogance, judgmental attitudes, and lack of empathy. Kaya hindi na rin po nakapagtataka na kahit majority na ang sumasaway sa kanilang mga ginagawang mali, ay hindi pa rin ito tinatanggap sa kanilang sarili. At mas pinipili pa nila na kilalanin ang kanilang sarili na sila'y masigit kaysa sa sinasabi ng iba. Kaya minsan, hindi na nakikita na nakakasakit na sila ng iba. Pangapat, boasting and vainglory o pagmamayabang. Pride can manifest in boasting, seeking attention, and desiring recognition and praise from others. May iba na gusto talaga nilang sila lamang ang makilala. Kaya naghahanap ng lugar, o larangan, o pagkakataon upang mailabas nila ang kanilang saloobin kahit na ito ay nakakasakit na sa iba. Ayon nga po sa simbahan, maaari itong humantong sa isang maling pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili based on external validation. The consequences of pride are significant. Sinisira nito ang ating kaugnayan sa Diyos at sa iba na humahadlang sa ating kakayahang mahalin at paglingkuran sila ng walang pag-iimbot. Pride can lead to isolation, conflict, and a lack of authentic relationships. It also hinders our spiritual growth and openness to God's grace. Now, upang malabanan po ang sin of pride, ang paghubog sa virtue of humility o pagiging mapagkumbaba ay kinakailangan. Humility involves recognizing our limitations, ang ating hangganan, acknowledging our need for God's mercy, and valuing the dignity and worth of others. Dapat pahalagahan din natin ang ibang tao. Humility allows us to embrace our true identity bilang mga minamahal na anak ng Diyos at gamitin ang ating mga kaloob at talento para sa paglilingkod sa iba. Now, aside from sin of pride,
Posible rin na ang mga rason na ayaw ng iba tanggapin ang kanilang mga kasalanan ay dahil sa takot, kahihiyan, or a lack of self-awareness. Again, each individual situation is unique. Magkakaiba po tayo ng sitwasyon, and it is necessary to approach it with understanding and compassion. But at the end of the day, it is the role of God through His grace upang kumbinsihin ang mga puso at akayin ang mga individual na kilalanin ang kanilang mga kasalanan. Ang magagawa lang natin dito is to pray for them or to humbly invite others upang kilalanin ang kanilang pangangailangan para sa awa ng Diyos and to support them in their journey towards repentance and reconciliation. Ayan, maraming salamat mga ka-curious at sana'y nakatulong po ang video natin ito. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala natin upang matulungan din silang lumago ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Muli po, this is Mr. Gears Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig. Kaya sa Diyos po ang lahat ng papuri at kagalakan. Pro Deo et Ecclesia. Hi, hello. Blessed Sunday sa inyo lahat. So, ito po si Brother Joseph Cavalli. I-invite po kayo na manood, mag-subscribe at mag-follow din sa vlog na to para mag-grow yung faith natin. Matuto tayo kung ano pa yung dapat nating matutunan para lumalim yung faith natin bilang isang Katoliko. So, yun lang po. Bye-bye. God bless. Magandang araw sa lahat. Ako pala si Reverend Jim Jokes Chinjacket, isa sa mga diakono na nakadestino dito sa National Shrine of St. Joseph, Mandaue. At I invite you to watch Mr. Curious Catholic's blog. I would like to invite you to watch this to promote the Catholic faith and to promote as well the parish in honor to St. Joseph. Hi everyone, this is Sis LJ from Bacolod City and I recommend you to please watch Mr. Curious Catholic. Mayong hapon, brothers and sisters. Ako gali si Sister Maria Gemma Pastrana from Pasay City, kag isa man ka membro sang Flock of the Divine Mercy. Kag nagapasalamat gid ako sa subong hapon nga nakita ko si Brother Dennis sa personal nga kung sa diin nalipay gid ako sa mga nabatian ko kay sinangapaagi na tudloan kita kung paano kita magakabugi suno sa kabubuton sang mahal nga Dios kag inatudloan man ni kita nga paglikaw kita sa mga pagpakasala kag madamo gi kita mga brothers and sisters may mako ang tutukan lang naton ang pag-upod sa link ni Brother Dennis nga iya sang Curious Catholic Ministry kagabay pa nga sa inyong pagpamati igakabuhi gid naton ina agud makalikaw kita sa pagpakasala kag maangkon naton ang kaliwasan. Hi, I am Sister Lotlot from Rojas City. I am a visually impaired person. Nag-aalinlangan ka ba tungkol sa iyong pananampalataya bilang isang Katoliko o ikaw ay hindi Katoliko? Narito na ang kasagutan ng iyong katanungan. At kung gusto mong hahanapin ang katotohanan, hanapin, ibahagi at mag-share si Mr. Curious Catholic. See you sa Mr. Curious Catholic. Hello po sa inyong mga kapatid. Inanyahan ko po kayong patuloy na magsusubaybay sa Mr. Curious Catholic upang mas marami po tayong matutunan tungkol sa ating pananampalatayang Katolik. God bless po. Hello po mga ka-curious. Ako po si Brother Roy. Isa rin po akong katikis sa aming simbahan at isa rin po akong followers ni Mr. Curious Catholic. So i-follow po natin ang page ni Mr. Curious Catholic at suportahan po natin ang kapwa natin Katoliko at mabuhay tayong lahat. God bless. Good day everyone. Please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutuhan. Okay, God bless. Hello, Father Lazar Villa, Parish Priest ng Concepcion Iloilo, promoting Mr. Curious. See you. Hello po sa ating lahat. Ako pala po si Mark James from Bohol. At isa din ba ko sa CFDU, Catholic Faith Defender na patuloy na nagdirepensa sa ating simbahang Katoliko. At isa din ba ko sa taga-subaybay sa mga videos na in-upload ni Mr. Curious Catholic. At sana po yata itong masuportahan ang kanyang Facebook page at sa kanyang YouTube channel para po tuloy-tuloy po ang paglaganap ng ating aral ng ating simbahan. Sana po yata ma-like, share, follow, and subscribe. At yun lang po. God bless us all.